Hey, what's up guys? Welcome back again sa akin channel. Today's videos guys, another hair treatment na naman po ang aking gagawin. Pero itong hair treatment na to guys, bago to. So, try natin kung ano maging resulta niya. So, abangan nyo guys. Pero bago yan guys, pwede naman po muna kayo mag-subscribe. Then, pakiclick din po ang notification bell guys. Para naman guys, updated kayo sa mga next videos ko. Pero bago natin simulan guys, papakita ko muna sa inyo ang hair treatment na gagamitin natin. So, ayan po. Then, ito din po yung buhok na gagawin natin ngayon. So, ayan guys. Kung nakita nyo, masyado po siyang dry. At saka naka-bleach po yan guys. So, ingat-ingat pa tayo sa paggawa natin ng buhok na yan. So, simulan na po natin guys. So, let's start. Well, so ayan guys, kung nakikita nyo, isa-shampoo natin ang kanyang buhok. Isa-shampoo natin yan ng tatlong beses gamit ang step 1 ng ating hair treatment. So, let's continue guys. Panoorin nyo lang. Paalala guys, tatlong beses natin siya isa-shampoo ng ating step 1 ng ating hair treatment. So, ayan nga, tapos na po ang ating pag-shampoo. Na-shampoo natin siya ng tatlong beses sa ating step 1 ng ating hair treatment. So, i-blow dry natin, guys. I-blow dry natin yan at least 90% na dry. Saka natin i-apply ang step 2 ng ating hair treatment. So, ayan, guys. Tapos na ang ating pag-blow dry. So, isi-set natin ang kanyang buhok bago tayo mag-apply ng step 1. Paalala guys, sa pag-apply po ng ating step 1, huwag po natin isagad sa anit kasi nga delikado or baka po ma-irritate po ang anit ng ating client. So, careful din guys. So, ayan, ipapakita ko sa inyo ang step 2 ng ating hair treatment. Again guys, sa ating pag-a-apply niyan, make sure naka-gloves din tayo kasi guys, pwede tayo ma-irritate or pwede ma-irritate po ang ating kamay. Tiningatan din natin ang scalp ng ating client. So, ayan guys. Kung nakita nyo, masyado po malagkit ang kanyang buhok. Sa step 1 ng ating hair treatment, guys, huwag tayo magtaka. Kasi nga, guys, pwedeng maging sticky ang buhok sa step 1 na yan. Pero, pag-apply ng step 2, guys, magiging malambot din. So, ayan guys. Let's continue lang, guys. Nag-a-apply po tayo ng step 2 ng ating hair treatment. So ayan guys, kung nakikita nyo, pinalagyan ko po ng air cup ang tingin ng ating client guys para safe po sa step 2 ng ating hair treatment. So continue lang guys.
So ayan, babad natin yan ng 45 minutes bago natin yan i-blow dry. Ayan guys, tapos na ang 45 minutes sa pagbabad ng kanyang buhok. So i-blow dry natin yan. Kung na-notice nyo guys, sa iba kong ang hair treatment, nagamit ang ibang klase ng hair treatment, hindi po ako gumagamit ng hair iron. Pero dito guys, nagamit ako ng hair iron kasi nga kulot po ang kanyang buhok. So gagamit tayo ng hair iron. Pero ang part na naka-bleach guys, i-less natin ang temperature ng ating hair iron dyan. So para safe din po ang part na naka-streaks or naka-bleach na kanyang buhok. So abangan nyo guys kung paano gagamitan natin ng hair iron yan. Ayan, pwede natin lutuin ng hair iron ang regrowth lang ng kanyang buhok. Pero sa dulo guys, huwag na natin sobrahan kasi nga baka mabrittle din po. Ayan guys, hindi ko sinasagad masyado hanggang dulo. Yung regrowth lang ng buhok niya ang niluluto ko masyado. So let's continue guys. So ayan guys, sa top na part na yan, na may part na naka-streaks, na naka-bleach na buhok niya, na-less ko na po yung temperature ng ating hair iron dyan para hindi po mabrittle ng hair iron, ang part na may color na yan. Ayan, kung nakita nyo guys, pwedeng maaring mabrittle ng hair iron ang part na may hair color na yan. So, li-less po natin ang temperature ng ating hair iron dyan. Kung nakita nyo guys, masyado ng silk yung kanyang buhok. At saka malambot na din. So, almost finished na pa tayo guys. So, abangan nyo lang guys kung paano yan. Kung ano ang naging resulta ng hair treatment sa kanyang buhok. So, ayan guys, kung nakita nyo, hindi na masyadong umuusok. Kasi na guys, naka-less na po ang temperature ng ating hair iron dyan. So ayan guys, almost finished na po ang ating hair treatment. Kung nakita nyo guys, masyado siyang malambot. Ayan. Malambot na po ang kanyang buhok. So ayan guys, tapos na po ang ating hair treatment for today. So maraming salamat guys. I hope na nagustuhan nyo. So ayun guys, tapos na ang ating hair treatment. I hope guys na nagustuhan nyo. I hope guys na naka-learn din kayo doon. Then paalala lang ulit guys, sa ganung klase ng buhok na naka-bleach or tambak-tambak na ang hair color, wag po tayo sa ating mga baybay, wag po tayong mag-hair band or mag-hair treatment na gamit mga hair iron. Baka po ang kalabasan guys maging brittle or maging worse na baka paging makalbo tayo or maputol-putol po ating mga buhok. So ayun guys, I hope na nagustuhan nyo. So maraming salamat. See you on my next videos. Bye bye, thank you, maraming salamat.